yun, day 4 ng sama yung pakiramdam ng inang. At ayan, nakasama ko si Jacob. At wala si Jairus dahil may pasok. At ayan nga, nadat na namin ng inang sumasakit pala tong kanang paa. Nakita nyo naman, parang nangingitim kasi. Ano pala yan? Parang naipitan ng ugat o parang pinupulikat. Eh ang buong magdama, buong gabi pagdating namin hanggang ano, dinadaing niya. Pero ang kagandahan ngayon, napakalakas kumain at saka yan, ayun niya, nakakapag-usap. Kasi kahapon, talagang tahimik lang siya. Kumbaga, konting-konti lang kinain niya yun, maya tubig, tubig naman na may kang gusto. Ayun niya, siguro nakadagdag din ng lakas ng loob sa kanya yung nadalaw siya ng mga kapatid niya. Kapatid niya sa bukod, sila Lolo Piling, sila Lola Lola Nene. At ayun na, kain na namin yata at pinapakain ni Tita Nene ulit si Inang. Sinusubuan dahil nga kailangan mapainom ulit ng gamot. May bigay naman na gamot paracetamol para doon sa parang kirot o ganun, basta ayun nga, dumating na rin sila yung sarapin, may dalang bakwan yan at saka may dalang mani na yan, chain-chain lang kami niya ng konti, may 2-1 saka si Jeffrey dumating na rin, pinainom na rin ng gamot. At maganda yan kay Inang naman, talagang malakas siya ngayong kumain ngayong araw na to, hindi kagaya ng mga nakaraang ano. Kaso nga lang, puro tubig, tubig lang siya, pero malaking bagay pa rin yun kaysa sa hindi siya nakatubig o hindi siya na ano. At ayun niya, sabi ko hanggang maaari, sana ma-dextrosan, pero hindi natin alam kung ano ang magiging pa siya. At ayan, nakatulog naman siya, nahimbing din siya ng tulog. Tapos nung nagising siya ng 4, ayun, pinainom ulit namin ni Jeffrey ng gamot. At saka yan, dumating na rin sila Insan Buna. Yan, si Insan Buna. Tsaka, siyempre sila Rapa, sila Evelyn, para magkamustahan din. Dahil ayan, malapit na rin kasal yan si Insan Buna. Dahil nga sa December 8 siya. Tapos muntik na ang tamaan ni Insan Buna yung number na binigay ni Inang. 22-8 ang binigay na number niya, 21-8 ang lumabas. Tsaka yun na, medyo gabi-gabi na nakipagharutan si Tita yun sa kay Jacob, inaharot-harot lang. Ayun nga, gusto ko rin syempre ma-experience ng mga bata na makasama nila yung Inang habang nakakakilala pa o nakakamalakas-lakas pa. Kaya ayan, tsaka yun talaga yun, buong pinahirapan siya niyan. Ayan, iniimas-imas na. Sabi ko, inamas ko yung ano ni Inang ng konti. So ayan, hinupo namin siya. Mas komportable rin siya na nakaupong ganyan eh. Na nare-relax din siya. Kaso napakabigat ni Inang. Kahit ako, yung balakang ko, medyo sumasakit na sakit ng konti. Tsaka yun niya, mas okay yung siya ngayon kasi nakakapagdilat-dilat kahapon niya ako. Para siyang walang malay kahapon, pero konti lang din mga kinain kahapon, pero ngayon wala. At saka yun, dumating na rin si Tito Haji galing pa Manila yan, tumugtog daw sila sa custom. At saka yun, si Tito Bobby naman inalok ng noodles si Inang, pinagluto ni Tito Bobby si Inang ng noodles. At saka yung tali na yan, kumbaga yung sa mind setting ni Inang kasi dati pag may mga sumasakit sa kanya, lalagyan niya ng goma. Wala kami makita ng goma. Di nilagyan namin na kunyari lang na ganyan, na garter. Pero hindi naman maikpit yan. Kumbaga mind setting na. Tsaka yan, nagluto na ng noodle si Tito Bobby. Tsaka nagpabili na rin ng tinapay at pantisal. Tinapay at tsaka pabili na rin kami ng palaman para mayroong konting makain ng Inang. Tsaka kami rin, syempre, ang mga tumatawa sa ganyan, para may lakas din, kain lang din kami ng kain, para nga kahit pa paano,
may lakas din sa pagbabantay. Yung mga kasama ko, lagi mga tulog yan. Ako naman kasi sanay ako sa puyatan. Kaya yun ang kagandahan sa akin. Tapos bumabawi na lang ako ng pag-uwi ko ng 7. Tutulog. Gigising ako. Tutulog ako ng 7. Tapos gigising lang ako ng mga 11. Tapos yun niya, ginagawa ko yung daily routine natin na drums papawis. Tsaka yun niya, ayaw niya. Pero mamaya-maya, hihingi ulit niya ng pagkain. Tsaka ito na nga, medyo ano na lang kami dyan. Katapos lang kami kumain at saka medyo naginahawaan na rin ng inang at mami. Umuwi na rin si Tito Haji dahil nga medyo pagod na rin yan sa biyahe. 12 a.m. na rin siya umuwi. At ayan, di natutulog na ang lahat. At ang inang naidlip na rin ng konti habang ako naman syempre nagkakausap-kausap na rin ako kahit papano ng client. At iniisip ko yung mga discard ko sa upcoming events natin dahil may mga events ako. At saka dito ako nagulat nung ginising na inang, narinig ko inang biglang dumilat ng dilat na dilat yan. Kinabahan ako dyan pag mga ganyang yung may mga bagay na hindi ko nakikita na laging ginagawa ng inang doon ako kinakabahan dahil nga wala naman akong alam sa mga bagay-bagay na ganyan. Tsaka niya, kamamatayan din pala ng nanay ni inang ngayon, ang inang Maria. 41 years na raw na kamamatayan. Tsaka niya, tinayo muna ulit namin si inang. Sabi namin, inang, inom ka ng gamot. Kami ni Jeffrey yan kasi nga 4 a.m. kailangan niya uminom ng gamot para sa kirot kasi kumikirot na raw. At saka yan, tulog na ulit yung mga kasama namin, si Jacob. Saka yan na kaya na ginhawahan ng konti. At ayun niya, ina ng ina si inang. Sabi, ina, si tita Chacha na, uy, yung tatawag yung ina. Matutok kang sasama kahit yan, ino, eka, pag inaano ka. Saka yan niya, binigay ko pamay-pay niya para malibang-libang siya. At ito nga, umaga na yan. Pinatay na namin ilaw para wala nang para mapahinga. Kung ano-ano pinaggagawa nina, nilalagay niya yung unan sa kanya, ganito, ganyan. Eh yung top body niya talaga, halos hindi na gumagalaw. Pero, yun niya, malinaw na wanilaw yung diwa niya. Basta, nang mahal ka namin. At kung ano man ang nararamdaman mo, basta salamat sa Diyos sa ipinahirap ka sa amin. Kung kaya mo na, kung ano, sige, bahala ka. Bahala ng Diyos, syempre, siya lang naman ang nagbibigay at nagpapahiram ng buhay natin at siya rin naman ang may karapatang bumawi nito. At talaga nagpapasalamat kami at dahil kayo ang naging lola namin. Salamat sa mga pag-aalaga nyo sa amin mga bata. Kaya ibinabalik lang namin yung pagkakataon nito. Sa totoo lang, maikling pagkakataon lang yung naibibigay namin dahil talagang busy rin naman kami sa mga kanya-kanyang buhay. Pero yung pagkakataon nito na ginagawa namin sukli lang namin sa inyong ginawa at pagmamahal din sa amin. Kaya mahal na mahal ka rin namin, inang. Basta pagaling ka.